Yo, magandang araw mga kabakal at welcome sa Koran Works. Nandito na naman tayo sa ating channel at ilang araw na tayo hindi nakapag-upload. Gawa nung medyo na busy tayo nung mga nakaraang araw. So ngayon, hindi ko lang pansin itong mga nag-request natin nung mga nakaraan pa. Sa dami na nilang nag-request, hindi ko kasi naipakita sa kanila dahil yung request nila kung paano daw maghinang ng aluminum. So, hindi ko maipapakita kasi ang panghinang kasi ng aluminum is alternating current yun or is na makina. So, pagka bumili kasi tayo ng makina na yun, yung AC-DC kasi, medyo may kamahalan yun. Hindi pa natin afford yun, kaya wala tayong panghinang na aluminum. So, yung available kasi nating makina dyan is direct current lang or DC. Yun, hindi naman siya pwede sa, gamitin sa aluminum. So, ngayon, nakiusap ako dun sa mga kaibigan natin nasa Qatar. Shoutout nga pala sa mga kaibigan kong nagbigay ng video at ipapakita nila kung paano maghinang ng aluminum. Pasalamat tayo dahil pinagbigyan nila yung request natin na makita natin yung kung paano maghinang ng aluminum. At hindi lang yun, meron pa tayong bonus kasi binigyan din nila tayo ng video kung paano maghinang ng tanso. So, sa atin kasi dito sa Pilipinas, bihira naman tayo magkaroon ng rajik na aluminum o kaya tanso. Kasi lalo na sa tanso, medyo mahal yung tanso talaga sa atin dito. Kaya bibihira, hindi naman katulad dun sa ibang bansa, sa mga ganong Qatar halimbawa, mura ang mga tanso dun. Kaya halos karamihan ng mga project nila dun, halo-halo yun, stainless, yung mga design nila, stainless, aluminum, tapos tanso, parang pinagkukumbay nila yung mga design na yon. Kaya maganda yung mga kinalabasan ng koresyon nila. Ayun, ito yung hinang ni Crison Bidanya. Yun, shoutout nga pala si kumpare ko Crison Bidanya dyan sa Qatar. At binigyan niya yung kahilingan natin. So, ito yung hinang niyang aluminum. Aluminum na naman tayo, aluminum. Uy, pwede makita ka na yun. Yun. Ano na mapansin nyo? Init pa, iniinit. Yan, sabay lang doon. Yan o. Parang sinindutan lang sa puwet ah. Magbit ang panilis ah. Kayo o. Kayo ah. Hila-hila lang yan mga kapita lo. Yan, basic. Basic lang. Yun. Hindi ba nagagawa si Koron doon sa... Yan o. Ay, ano? Yan ang alam mo doon. Yan abangan natin ang mga susunod nating video dito kasi balita ko, ang company nila naghahanap pa ngayon ng dalawang TIG welder. Kaya pag ginawa ko na yung video at mag-schedule tayo ng mag-thread test kasi dito ko kayo ititestingin sa sa shop ko. So, siyempre, pagka si Crison Bidanya, parang isa sa pinagkatiwalaan to dun sa company nila sa Qatar. Kaya titestingin ko kayo dito. Pero hindi ko kayo paghinangin ng ng aluminum. So, pinapakita ko lang sa inyo tong video nila na ganito ang mga ginagawa nila kadalasan dun. Pero meron din sila mga stainless dun. Pagka TIG welder ka naman kasi hindi ka na mahirapan mga pa sa pagdating sa aluminum o kaya sa tanso. Kasi isa lang naman ang proseso niyan. Yun, sa aluminum, meron tayong easy current doon or yun yung ginagamit sa aluminum. Sa tanso naman, yung ginagamit nating TIG dito, pwede na yun sa tanso. So, 200 amperes. Ayan, ang ginagamit nila dyan sa tanso na yan, yan ang ginagamit nila is DC current or direct current. Yan yung ginagamit nila, tapos kulay pula na tungsten. Ayun, so makikita natin dyan, in-explain nila na in-explain naman ng naghinang kung ano yung mga ginagamit niya, ayan. Ano ba tayo dyan? Okay lang, okay. Ano? May ano siguro yan? May tawag dito? May locker. Ha? May locker. May locker talaga ito. Ano tayo ng ceramic cup? Ha? Palitan ng ceramic cup na malaki. Palitan para ano? Para ano? Kasi minsan,
Mapupuno kasi yan sa mga dumi-dumi dyan. Kaya kailangan keramik natin malaki. Yun o. Yun o. Para matagal mapuno yung ano, keramik. Wala, narinig nyo, mga ka-metal ha? Kamera metal, 7. Yun o, 7 o. Ito ang tirador ng aluminum dito, ang ano rito, aluminum sa brass. Sila nyo ang kaiba, no? Yun o. Malak, mas malaki ito, mas maliit yan. Oh. Kaya mas maganda ito. Kaya na kaya natin. Ayan na. Pero dapat nakaganyan kayo, nakamask kayo ganyan. Difficult muna tayo. Oo, kasi mauto. Dapat tinanggal mo lang ano, yung ano niya, tawag dito, yung timitim niya. Ayan, tatanggal niya yung utok. Ayan na siya, kametal oh. Oh. Ayan ang panginang ng brass. Oh, meron pa rin isa, sa likod pa rin, sa likod. Yeah. Abangan nyo yung ano, gagawin natin yung video sa sunod. Kasi pag nag-treat test tayo dito, magpa-schedule tayo, pupunta kayo dito, natin dalawang TIG welder lang. So, paunahan na lang tayo kung sinong mapili. Siyempre, pipili din sila. Si yung mga makakasama nyo sa Qatar. Yun. Actually, yung mga na-trintis natin nung mga nakaraang taon, nandun na sila eh. Pabakasyon na nga sila ulit. Kaya siguro naghanap na naman ng ibang tao para may pangpalit doon. Parehas na parehas, oh. Maganda pagkakadali. Maganda pagkakadali. So, si Malo, only shower, no? So, yun, hanggang dito na lang muna tayo at sana nakita natin kung paano nila ginawa yung paghihinang ng aluminum o kaya sa tanso. So, halos same process lang naman yan pagka naghihinang tayo ng stainless kasi dito, yun nga, sinasabi ko na sa inyo kanina, dito sa atin, sa Pilipinas, kadalasan natin ginagawa, puro stainless naman. So, hindi ko lang alam sa ibang company, basta ako, medyo matagal din ako sa company dati pero... minsan lang kami magkaroon ng project na aluminum. Kaya bihira kami makapaghinang ng aluminum nung nasa company pa ako. Pero pasalamat tayo at binigyan tayo ng ganitong video. At kita-kita tayo sa next video at sana na nanawagan tayo sa mga TIG welder. Kung sakaling interesado kayo, pwede kayo pumunta dito sa shop. At intayin nyo lang ang schedule natin kung magbibigay na si kumpare ko sa ano. Sa Qatar, kung magbigay na siya ng schedule para sa treaties natin. So, yun ang aabangan nyo. At maraming salamat. At kita-kita po tayo sa susunod video. Thank you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading